I'm going to preach to you about the subject, the law versus the grace. If you talk about the law, of course, it's a form of the day, and that's a lunar tipan. And lunar tipan, I puro patak, mga kasi. Puro palat ng tuna. Hindi na lang masama yung patak sa palat ng tuna. Story. Hindi rin tayo kagalang ang ating mga anak. So ang batas ay
Isang apostol ng ating Panginoon, and I believe there is a purpose
na mga hindi. And there's that godly purpose, kung bakit po nangyari yan, mga kapatid. Why? Dahil si Pablo, by profession, he's a lawyer. At good, hindi lang siya basta lawyer. At atong basko niya, mga kapatid, ay sila, tapanan natin, sila Attorney Mendoza, Espirito Mendoza, Andres Narvaza. Nasabi niyo ba sa akin kung sino yung magagaling na mga abogado? Yung mga abogado ni Pisquino, pag may mga problema siya. Si Fortun, Tony Fortun, ayan po yung matay ko rin itong si Pablo ng panahon niya. Siya po ay napakagaling na abogado. Amen? At hindi lang yun. Amen? Siya ay isang matinding pariseo na yung law of Moses ay memorize niya from cover to cover. At ito ay magiging sa abogado, dapat ma-memorize mo yung Philippine Constitution. Nakatabahan niyo yung Philippine Constitution? Uy, hindi na ako mag-abogado kung may memorize ko lang yun. Napakahirap, mga kapatid. Ha? Pinag-aaralan ko namin yung life rights, ano? Human rights. Yung Article 3, mga kapatid, ang Philippine Constitution. Ilang section lang yun eh, yung human rights. Kahirap, no!
pag-usapan natin. Sige, imayos muna yung iba pang utos. At yung sampung utos na lang. Meron ba nakagawa ng sampung utos? Wala mga kapatid. Na pag hinati mo yung sampung utos sa iyo, yung lima doon, yung unang lima, ay utos para sa Diyos. Ibig sabihin nun, yun ay obligasyon mo sa Diyos. At yung pinakahuling lima, mula mo sa utos na ikaw, ibuto ng araw niya ng mga kapatid, tapos ay sinasamba natin yung araw. Yan ma,
sa patungan simbago, ang sinasamba mo naman, tatlong Diyos. Sino yun? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Yan sabi ko, nasa ilalim na ng sumpa, pangalawa ano, tatlong Diyos mo. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Meron ba sa mga Diyos Anak? Sato sila eh. Meron bang Diyos Anak? Ang sinasamba Diyos Ama, kasi meron talaga ng Diyos Ama. Wala akong mga kundin. Ang mga mga natin doon ay anak ng Diyos. Sano ka? Yung narang limang nalit eh. Ito si Espiritu Santo. Meron ba? Wala mga kundin. Ang mga kundin doon, Espiritu Santo. Walang Diyos, Espiritu Santo. Kaya useless. Nakupunan ang simbahan. Tangalan ng mga nanganak ng Espiritu Santo. Bye.
Okay.
si Abraham. Tama kayo, correct, check. Hindi X, mati, correct. Nakapasa kayo. Nakapasado kayo. Si Abraham, mga nilang tatay. Ako mo naman ang Abraham ang pangalan. Bakit nyo? Ismael, correct, check. Pasado ka, may tatay ka, bro. Correct, Ismael po ang panganay. Anak niya kay Haga na Egyptian. Na si Haga, katulong ni Sarah. Pupunta ka na ng impyerno. Isa yung
changing direction, and that is New Testament. Isa pa, na parang may ninyo natin. Verse 27. In verse 27, and we have heard that it was said them of old time. Nakita na naman niyo yung matipan, old time. Thou shall not commit adultery. Mapapang mayos na utos. Yes. Nasa mag-iwan utos siya tayo eh. Huwag kang makangalo niya. Kasi ikalima, sabi ron, ika-anim ay huwag kang papatay. Ika-pito, huwag kang magnanakaw. Ika-ano, huwag kang makangalo niya. Na thou shall not commit adultery. Oh.
Nanungunang panahon, di alam magkatahala ng pangalanya ay yung aktual. Aktual yung ginawa. Ha? Pero ngayon, hindi. Hindi na mula. Napatingin ka kasi, walang sinuot eh. Dati yung mga naked fish na yun, fish eh, na marami po niya sa narakala sa buong mundo na akin mga balit, wala na talagang damit, lahat sila doon. Nagkakatuwaan sila doon, wala sila mga taplot, nagalaan sila doon. Amen. Para sila mga Adan at Eva po na nagalapan, no, natuwa po sila mga balit, nagkakatuwa nila. Lalo yung mga homosexual. Kata niya yung pinost kami sa Facebook, yung homosexual na nakakibag. Nakakalimari mga kapatid yung itura ng homosexual na nagbigiling, na parang nagbigiling hindi na yun. Hindi. Yun na yun mga kapatid, na. Ano po, kung bakit dyan yung ginawa ng nalangin yung pagkatakot ng mga kamukha ni Bulay at mukha. Mukha hindi pa uuli ng buhay, pakla. Mukha niya talaga hindi pa uuli ng buhay, mukha niya pagpapamunting lupa eh. Ganun yung mukha niya. E nagtupan ng ganun, matatakipot yan mo mga kapatid at tinakawa ng mga tao. At huwag tuwa yung mga tao, pinagawa na. Sabi ni Scripture, tapos siya, ginagawa nila ang entertainment ng mga kapatid, na yung dapat, yung mga bagay na gano'n, ay dapat hindi po in-encourage. Diba dapat in-encourage yung gano'n eh? Ano ang nangyayari? Pinupuri pa! Pinupuri! In-encourage ang gano'n ng Miss Gay! Competition! Sino yung nanalong Miss World ba yun? Miss World? Yung Miss Canada? Bakla, mga kapatid, sumali siya ng Miss World, Miss World o Mr. Nalalo siya, siya naging tabi yung Miss Canada, isa siyang bakla. Kaya nagagalit yung mga pabayaan ba? Malakas naman yung lisensya ngayon. Yung mga bakla, kapatid, yung first, yung page na mga babae. Bakit? Bakit pwede nang lumaban yung mga babae?
for you and for me. As long as you and I walk not after flesh, but walk after the Spirit. Kaya nga mahalagang mga kapatid, tumatid tayo ng Bible study. Mahalagang nagbabasa tayo ng Bible. Mahalaga na pamisa-misa ang pagpapasing karmami. Mahalaga na every Sunday present ka. Why? Because we try to walk after the Spirit. Sige na kami natin ang Panginoon. Because we need to try to walk after the Spirit, not after the flesh. Mahalaga na every Sunday nandito ka pinakakain mo, kanulo mo, ng salita ng Diyos. Why? Because man will not be by bread alone. Hindi ka makapuhay dahil sa pagkain. Dapat, yes, kailangan mo pagkain sa katawan mo. Pero makapuhay ka rin ayon sa salita ng Diyos. Dito tayo na makapuhay, mga kapatid. Kailangan natin ng spiritual strength, kalakasan ng spiritual. Dahil hindi mo makakayanan yan pag wala kang spiritual na kalakasan mula sa Diyos. We will not survive in this earth. Hindi ka makasurvive, mga kapatid, pag hindi ka nabubuhay spiritually. Matandaan po natin yan. Last verse, pag-usahin sa inyo. Galatians chapter 3, verse 24. Hanggang 29. Ano pa ang kautusan? Ay siya naging tigapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo. Salamat sa kautusan. Salamat sa Old Testament. Siya pala natin is schoolmaster na inihatid tayo kay Kristo. Salamat meron Old Testament. Dahil dito, nakalapit tayo kay Kristo. Upang tayo ay aming ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Verse 25, dapat kayo dumating na sa pananampalataya. Ay, wala na tayo sa ilanin ng pagpagturo. Yung lumandipan ay tigapagturo, school master. Pero nung dumating ang faith, nung nanampalataya ka na, nakalapit na sa Diyos dahil sa biyaya, wala ka na kailanin ng batas. I'm so glad si Pablo ang nagsabi nun. Bakit? Alam ni Pablo kung ano ang batas. Batas ng Diyos, batas ng tao. Alam ni Pablo yan. And that is the purpose why God told him. Hindi na puso ko niya, guys. Maging ang puso ko natin. Para maintindihan natin ito, may taliwanag natin ito, na hindi na tayo maging pagbibati kay San Pablo. Bakit? Hindi tayo mas magaling pa. Kaya kung San Pablo, mga kapatid, mas magaling mapatay sa kanya. Hindi tayo mas magaling sa kanya. Dahil una-una siya ay apostol ng Diyos.